Pagsitayo na po ang lahat. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinakpan. Magsimawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinakpan. Magsingawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang likhain ng Panginoon ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halaman sa Eden
sa dakong silangan at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Pinupuri ka pong Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotay, dakila rit marangal pa. Nababatbat ka pong Diyos ng liwanag na maganda. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Magsitayo na po ang lahat. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay pabanalin mo. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig. Iniwan ni Jesus ang mga tao, at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Kayo man ba'y wala ring pangunawa, tugon ni Jesus? Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya,
sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi. Sa pagsasabi nito ay para nang ipinahayag ni Jesus na maaring kanin ang lahat ng pagkain, nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Tayo ngayon ay Miyerkules sa 5th week sa karaniwang panahon. At sa araw na ito, 2 santo ang ating pinararangalan, sina Santa Josefina Bakita at si San Jerónimo Emiliani. Si Santa Josefina, mga kapatid, ay isang Sudanese na napalayang alipin. Nung siya ay pinalaya, siya ay nagdesisyon na ialay ang kanyang buhay sa pagsisilbi sa nangangailangan sa pagpasok niya sa Canossian Daughters of Charity. Hanggang siya ay mamatay dahil sa sakit. Ito naman si San Jerónimo ay dating sundalo, pero nung makilala niya si Kristo, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa mga nangangailangan at sa pagpapaaral ng mga batang mula sa mahirap na pamilya. Ang kanilang mga mapagkawang gawang mga gawain ay dahil sa kanilang pagnanais na maisabuhay ang turo ng ating mahal na Poon at maging banal at dalisay sa harap ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, narinig natin sa ating Ebanghelyo na pinatuloy ng ating Panginoon ang pangangaral patungkol sa pagiging dalisay. Bago pa man tong kaganapan na narinig natin ngayon, mga kapatid, nakita kasi ng mga Pariseo ang mga alagad ng ating mahal na Poon na kumakain, na marumi ang kanilang mga kamay. Hindi sila naghugas ng kamay, mga kapatid. Ito ay labag sa katuruan ng mga Hudyo. Kaya nagreklamo ang mga Pariseo sa ating mahal na Poon. Of course, mga kapatid, alalahanin natin na nasa gitna pa rin tayo ng COVID-19 pandemic at sa kung ano-ano pang mga virus na kumakalat ngayon, mga kapatid, mas maganda talaga na ugaliin nating maghugas palagi ng ating mga kamay. O di kaya, maglinis ng ating kamay gamit ang alcohol. Hindi dahil ito ay magpapadalisay sa atin, mga kapatid, pero dahil ito ay makakatulong na hindi tayo mahawa sa kung ano-anong mga sakit. So ano ang reklamo ng mga Pariseo? Ano ba yung mga tagasunod mo? Di man lang makasunod sa simpleng utos ng ating tradisyon na maging malinis. Ito kasing mga Hudyo, mga kapatid, ang daming mga batas, mga pinaniniwalaan patungkol sa kalinisan, sa kadalisayan. Pero ang lahat ng ito ay physical, mga kapatid, at nawala na ang esensya na linisin ang mga budhi sa harap ng Panginoon at all times, mga kapatid. Kontento na sila na makita nila na malinis sila, na naglilinis sila sa kanilang mga sarili at sa mga ginagamit nilang mga bagay.
Ang problema, mga kapatid, naging pabigat ito sa mga karaniwang tao. Pati ang pakikutungo sa mga hindi-Hudyo, mga kapatid, ay naaapektuhan. Kaya nung sinulat ni San Marcos itong ating ebanghelyo na narinig natin noong taong 70, maraming mga paganong naging Kristiyano na nahihirapan na pakisamahan ang mga Hudyo na kumakapit sa kanilang nakaugalian ng kanilang tradisyon. Sa tradisyon kasi nila, mga kapatid, kapag ang pagkain ay nahawakan ng mga pagano, ito ay marumi. Paano ngayon sila mamuhay na nagkakaisa kung dito pa lang, mga kapatid, nagkakawatak-watak na sila? Ito ay maganda din nating pagnilayan sa ating mga buhay, mga kapatid. Minsan napaka-judgmental natin sa iba kapag hindi nila masunod ang mga nakasanayan natin. Minsan, napakalinis at dalisay ang tingin natin sa ating mga sarili na gusto rin natin na sundin ng ibang mga tao. Alalahanin natin na lahat tayo ay may mga pinagdaanan at sa totoo lang, mga kapatid, tayo lang talaga makapagsabi sa ating mga sarili kung ano ang ating naging effort upang tayo ay maging dalisay at kaaya-aya sa harap ng ating Panginoon. Hindi ang ating itsura, hindi ang ating damit, ang ating mga pamamaraan at kung ano-ano pang mga external na mga bagay at gawain ang makapagsabi sa kung ano ang tunay na laman ng ating mga puso. Kaya mga kapatid, bawal judgmental. At huwag tayo maging fixated sa mga external na mga bagay. Kung paano ginagawa ang mga bagay-bagay, lalo na sa ating liturhiya. Sabi nga ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, ang lahat ng mga ito ay gawa ng mga tao. Maganda man sundin kung ito ay makakatulong sa ating buhay pananampalataya. Pero kung ito ay maging balakid para matanggap natin ang pagpapala at pagmamahal ng Diyos para sa lahat. Tingnan natin, mga kapatid, baka may kailangan tayong baguhin. Sa pagpatuloy natin sa ating banal na Eukaristiya, ipagdasal natin sa ating mahal na Poon na hari nawa tayo ay mabiyayaan ng mga pusong bukas na tumanggap sa kahinaan ng bawat isa at maging tunay na daluyan ng kanyang pagmamahal para sa lahat kahit ano paman ang katayuan ng kanilang buhay o ang kanilang mga nagawang kamalian. Hari nawa. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, para sa mga Kristiyano, wala nang iba pang batas maliban sa batas ng pag-ibig. Manalangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito. Sa bawat panalangin ating itutugon, Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating simbahan, naway laging mapanibago at dalisayin ang salita ng Ebanghelyo ni Kristo, manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tayong lahat, naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghihina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal, manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga puso, naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa upang sumamba tayong lahat sa Espiritu at katotohanan,
Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan, ng pag-ibig at habag ng Ama, manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Sa katahimikan ng ating mga puso, dalhin natin sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga personal na kahilingan at ang mga panalangin ng mga kapatid nating humihingi ng pagdadasal sa atin. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Makalangit na Ama, gawin mong dalisay ang aming mga puso upang hindi kami mawalay sa aming mithiing mahalin ka ng higit sa lahat. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang marihan sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa'yong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at itinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Katawan ni Kristong aming tinatanggap, nagbibigay buhay, kaligtasang ganap, dakilang kaloob na sa amin bigay, tanda ng pag-ibig ng Diyos na buhay. O sakramentong banal na kahanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Dugo ni Kristong sa krus ay umagos mula sa sugat niya't tagilirang inulos, dugong naghugas sa salang nagawa ng taong naglilusa katapatang sumpa. O sakramentong banal na kahanga, papurihan natin at lahat ng
O sakramentong banal na kahanga-hanga, tangkapin natin buhay niyang biyaya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan, sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po tayo sa mga announcement. Kung kayo po ay mayroong nataitabing mga lumang palaspas ng mga nakaraang taon, ay maaari na niyo po dalhin dito sa ating simbahan. Ito pa'y susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abumulan nito ay siyang gagamitin sa Ash Wednesday sa darating na February 22. Maraming salamat po. Patuloy na pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na protection laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpakbakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Tanak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal kanami. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.